For today's video, bali eto GBL na X8 na Class D na power amplifier. Voice over muna dahil nagloko yung wireless mic natin. Yan, GBL na X8 model galing Cavite. Minadala rito sa atin or dinala rito sa atin ni Sir. Mamaya hanapin natin yung pangalan niya. Ang issue nito kaya dinala dito sa atin, wala daw power. Ayan, si Sir Raven ng Cavite, issue, putok ang fuse. Yan, kaya wala siyang power. Umigay yung fuse doon sa may easy line. Tuwing palit doon ang fuse is bumibigay. Kaya bumibigay yun dahil merong shorted. Ang shorted dyan is nasa MOSFET. Yan, sira yung power supply niya. Yan naman kadalasan dyan. Kasi nga, wala naman extrang fuse yan eh. Kundi dyan lang sa may AC line niya. Ayan. Sira dyan. Sira yung fuse nga lagayan dyan. Nirekta ko na lang. Ayan. Di natin pwede plug in yan dahil nga may problema. Or sige, pwede naman natin itry yan. Tignan natin kung may tatry ko dyan sa may record video natin. Kaya kadalasan sira niyan ay nasa primary. Primary ay sira yung mga MOSFET. Kadalasan ha, kadalasan. Minsan naman may tinatamaan sa secondary, pero kadalasan primary talaga. At ayun, bali nirekta muna natin ito and then try natin i-plug in para makita nyo kung iilaw yung may wagang bumilya natin. Ayan o, naka-plug muna tayo sa may bulb. O, pag on, kita naman, iilaw agad ng todo. Yan, ibig sabihin hindi normal yan. Meron talagang shorted sa may board niya. Okay? Yan yung mission natin for today's video na sana magawa natin itong unit ni Sir. Okay, and then napapansin ko pala dyan, sobrang liit ng board and then laki ng casing. Okay, ang gagawin natin dyan, babaklasin natin yung board tapos i-troubleshoot natin. Tatanggalin yung dapat tanggalin, katulad sa sinabi ko kanina, yung MOSFET ay tanggalin natin. Okay, para ma-check pa natin yung mga ibang parts or ibang mga components kung may tinamaan pa. So ngayon guys, bali eto, baklas ko na yung board. Then ayan, ngayon nakalaki yung board niya talaga. Okay, yung dalawang MOSFET na yan, yan yung tatanggalin natin. Value niyan is 20 and 50, 20 ampere na 500 volts. Kapag i-tester mo yan, yan, na i-buzzer dapat yan. Kaso lang, walang audio. Kaya nag-voice over tayo. Yan, shorted yan. Shorted, dapat kapag i-check mo yung ganyan, gilid-gilid, dapat wala siyang short. Ang nangyari dyan is shorted. Short siya. Kabilaan. Yan, yung dalawa lang. Dalawa lang kasing MOSFET niya. Yung iba dyan is parang apat. Sa mga malalaking Class D, yan, dalawa lang. Okay, babaklasin natin yan. Tapos order tayo ng online para meron tayong pamalit. Okay. Yan, babaklasin mo lang yan. Dalawang tornilyo lang. Hindi, napansin ko pala. Maliit din yung heatsink niya eh. Dapat malalaki yung heatsink or makapal sana yung heatsink. Bali, naka-order na tayo ng parts. Ayan o. Kasi sira itong dalawang MOSFET dito sa may power supply niya. Yan, sana ito lang yung sira. Sana walang nadamay dyan. Okay, ito, sira to ha. Ito yung pamalit natin, dalawa. So, ngayon, bali, papalitan ko lang muna ito dito. Tapos, try natin i-plug in kung magiging normal siya or may problema pa na iba. Naulit natin ha, yung value pala nito, MOSFET na 24 and 50, 24 ampere na 500 volts. Ang pinalit natin, medyo tinaasan ko na konti. 25 ampere na 500 volts. 500 volts, sorry. 500 volts na 25 ampere. Yung ito naman yung stock niya ay 24 volts by 500 volts. At 24 ampere, 500 volts. Ang gulo mo. So ngayon, tanggalin ko lang muna yung nakabara dyan. Tapos palit natin ito. Na ilagay ko na yung MOSFET natin. Ay, nakalagay dyan is IRF4060. Pero siyempre sinundan natin yung saan na ba yun? Ito. Ito yung nasira. Kwanto ay shorted. Kaya pumutok yung fuse dito. Ang ginawa natin, narekta lang muna natin kasi hindi na mabuksan yung fuse dito sa likod.
kailangan gumana muna. Kailangan gumana, di ba? And then sana walang problema na. Okay, gamit muna tayo ng bulb para sigurado. Ayan, working siya. Di ba? Dito, umiilaw. Para saan yan? Pain natin, baka mamaya uminit na to. Okay naman. Ayan, working siya. Ngayon, lagyan natin ng audio. Baka mamaya working tayo ng working. Wala palang audio. Working na yung power supply. It means, okay na kasi may power na siya. Oh. Naka-active. Kung na lang yung audio na lang talaga yung kailangan natin mapalabas dito. Okay, maglalagay lang ako ng speaker. Tingnan natin kung may audio siya or wala. Pero ah, power supply natin okay na. Ah. Ayan, oh. Wala tayong iba ginalaw, yung MOSFET lang. Yung tikna, medyo mahal pa naman yung MOSFET niyan. Parang di, wala namang init. Okay, maglalagay lang ako ng speaker. Naglagay na ako ng audio source na din cellphone natin. Ay, yun din speaker natin. Dalawang sub. Inaan lang natin kasi ang naging cost ng sira nito, kaya nadali ito dahil dating mid-high ni sir to, kinargahan ngayon ng pang sub. Dali siya. Kaya yung nakaload dito is 1,000 na dalawang 1,000. Ah, isang 1 to, isang 1,000. Kaya alalay lang tayo siguro. Okay? Ayan. Cellphone yung gamit natin. Ito sa cellphone ng tuwing ko to. Ito yung audio source natin. Kasi yung isa ginagamit natin doon sa may live natin. Ayan, may audio siya. Diba? Goods na siya. And then, ito pala guys ha, medyo may napansin lang ako rito. Kung tutusin lang, para sa akin, sabla ito. Sabihin na naman ng iba dyan, mas marunong pa tayo sa may nag-design nito or sa mga engineer nito. Para lang naman sa akin ito. Kumbaga, napapansin ko lang. Dapat sa ganito klaseng disenyo, yung mga class D na to, dapat nakatutok talaga yung electric, yung fan niya. Kung hindi man nakatutok, talagang may guide siya dito, diba? May plastic dito. Katulad sa ibang mga class D na gagawa natin para... Kung palabas yung hangin, hindi mahigop niya ng todo. Ang problema, yung hangin niya paloob. Oh. Paloob ito ha. Paloob, walang hangin dito sa labas. Oh. Paloob. Tapos, tingnan nyo kung gano'ng layo. Oh. Ito yung fan. Ito yung board. Ito yung MOSFET. Ito yung nasira. Pag kinapa mo siya, maligam-gam siya. Oh. Eh, siyempre kung hataw yung tunog, lalong iinit yan. Dapat, ang ginawa, siguro maigi na lang na yung isang ito, intake ito. Itong isa intake dito para sa buga, tapos yung isa is out pahigop na lang palabas yung hangin. Dapat dito na lang nilagay yung isang pano para ma-supplyan ito ng hangin itong MOSFET. And then, hindi kaya dito na lang sa gitna, itong sa gitna dito para yung ito mahanginan ito. Tapos ito maghigop dapat. 'Di ba? Nalayo oh. Pero okay na yan. Sabi ng iba, mas marunong pa tayo. Okay, working na yung unit na ito. Ang nadali lang talaga is yung MOSFET lang talaga sa may primary niya. And then, ito may bibigay ko sa inyo na tip ha. Bago kayo maglagay ng MOSFET, check nyo muna. Check nyo muna kung may problema pa or wala. Kasi pag nagpalit kayo ng MOSFET niya na may problema pa, magsasayang kayo ng pyesa. Make sure na wala ng shorted. Or wala nang problema ba? Kailangan check muna halos lahat. Okay, ito working na. Oh. Yan. Okay. Air from Cavite. Cavite, natamad ako maghanap ng listahan. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Bali, okay na. Yung JBL na X8 na Class D power amplifier mo. Aux na siya ulit. And then, naway, nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bago-baguhan pa lang. Ha? Take note, ha? Bago-baguhan pa lang. Kung paano gumawa ng ganitong klaseng unit. Malay mo, ma-encounter nyo yung ganitong klaseng unit, JBL na X8. Tapos,
Maputok yung fuse doon. Yung pala, ito lang yung sira. Ito. Motion, bago tayo magtapos, siyempre, shop natin. Always on Daguna, 24/7. Sa mga gusto magpaparepair along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, pakifollow. And then, siyempre, pakishare na video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share. And then, siyempre, pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in love.